kenapa ingat kayo? Maraming. Ay, maraming salamat talaga. Ha? Sige na. Ingat ka rin ang birthday niya. Sige mo. Nasalami ha. Maraming pulis dito sa first floor, ha? Mga ilan sila? Mga pito to. Pero sigurado ako magre-relevo kami ang gabi to. Iba yung mga ito. Sige. Paakyat na kami. Sige, tanaw sa second floor, ha? Nang mahuli kita sa rekto, alam kong may potensyal ka. Kinukup kita. Tinuruan para maging matalino sa negosyo. Sayang pinagsamahan natin. Naging hari train na tayo ng Quiapo. Huwag mo sanang sayangin ang pinaghirapan natin. Hindi ko ginusto na maging parte ng kademonyon mo. Napilitan na ako dahil sa takot. Pero nagpatuloy ka pa rin, di ba? Matalino ka. Kaya minahal kita. Pero nagpakatanga ka simula nung makialam si Primo sa pagmamahalan natin. Dito na kami sa third floor. May limang pulis dito sa third floor. Pero hindi pa namin nakikita ang kwarto ni Amanda. Nakalagay nito yung lahat ng detalye, pati room number, pati pangalan ng pasyente. Ito! Amanda. Primo, alam na namin ang kwarto ni Amanda. Room 311. Nasa room 311 si Amanda. Nandun siya. May isang araw sa buhay ko, kailanman, hindi kita minahal. Hindi kita iniwan dahil pinagbantaan mo ko. Napapatayin mo ang pamilya ko. Pero kahit nung nakulong si Primo, wala akong ibang minahal kundi siya. Tay na si Primo! Wala na magmamansay katulad na pagmamahal ko. Wala ka ng ibang mamahalin kundi ako. Isa lang ang nararamdaman ko sa'yo. Galit. Sana pinatay mo na lang ako para hindi ko na nakikita ang pagmumukha mo. Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Ah!
pinasal ka na ni 311. Kasi talaga ako eh. Ito, promise. Magtawag lang, nurse. Bilis! Ingat kayo, ha? Doon ang elevator ng delivery. Sige, sir. Salamat. Salamat. Salamat, ha? Salamat, salamat. Dito, dito. Dito, dito. Nandito sa loob ng munisipyo si Congressman Sevilla. Ang sabi ni Chief Espinas, mas maraming gwardiya nagpapantay sa kanya ngayon dahil sumablay sila po. Kaya kinakailangan mong talasan ng mabuti ang mga mata mo. Ako ang gagawa ng paraan para mapatay si Congressman Sevilla at ikaw naman ang bahala sa mga gwardiya nagpapantay sa kanya. Alam mo nang gagawin mo. Hello, Chief. Bubbles, anong balita? Nandito na kami. Maraming nakakalat ng mga gwardiya dito sa munisipyo. Mukhang mahirapan kami. Gawan nyo ng paraan yan. Sabit-sabit na ako dyan. Patayin nyo si Congressman Sevilla. Ngayong araw na to! Huwag ka mag-alala, Chief. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo sa ngayong araw na to, mapatay si Congressman Sevilla. Kumusta si Tanggol? Naninibago pa. Kinakabahan. Pero masasanay rin to. Huwag na huwag kayong babalik dito nang hindi nyo napapatay si Congressman Sevilla. At malaking pera ang nakataya dyan. Oo, Chief. Okay ako dito. Ang inaalala ko, kayo. Eh, dapat nag-iingat kayo. Oo, marami akong bantay dito. Eh, yung mga bodyguard dyan, ay, huwag kayo lalabas basta basta. Oo, mag-iingat kayo, ha? Oh, sige na, sige na, sige na. Oh, sige, sige, sige. Ano, Major? Kamusta ang investigasyon ninyo? Inaalam pa rin namin ang pagkakilanlan ng mga taong nagtangkang pumatay sa'yo, Congressman. Alam mo ba na hindi pa ako umuwi simula kagabi? Baka abangan ako sa bahay ng mga nagtangkang pumatay sa akin. Madamay pa, pati pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Congressman. Nagpadagdag ako ng mga kapulisan na magbabantay sa'yo. Na makauwi ka ng maayos sa inyo. Siguraduhin mo yan, Major, ha? Oo. Panyero, akala ba naman nila eh, mapapatay nila ako ng basta-basta?
Ang mahaba ang buhay nito. O, eh, si Major nga, nagpadala pa ng additional security para bantayan ako. Ah, sige, sige. Salamat, panyero, ha? Andali lang, ha? May pupuntahan ako.